Ilang hingin ng tulong sa community sa element niya. Yung tinatawag namin MMF is Mabrodi Mondaya Movement. So MMF is means Mabrodi Mondaya Movement. So saan ang gagawin yun? Kami pa kaya ako po lahat. So mami, I stay tuned po tayo dyan. Maraming mga si Magkaya ng tayong pinapanood na pansin. So 10 to 12 yun. Wala na siya pero. For sure, mabukusin ko ang buhay niyo. So hindi worth it po yung pagpunta niyo rito. So hindi po masasayang. Ay, mamaya po, bibigyan ko kayo pag-asagunin niyo. Hindi ko masang po. Rito, pwede siguro yun, right? Okay? So, thanks rin po. Okay. Then, ako po si Alan Ramos, no? Taga-pumasyon doon sa Malayo, Tarla. Nagtatrabaho po ako sa Bibis, Quezon City. At the same time po, side line po itong si NMN, which is kumikita na rin ako dito. Then, hopefully, ma-share po sa inyo ito. And hopefully, ma-open yung mic ninyo. Hopefully, para makatulong po sa inyo as individual sa pamilya nyo at sa mga sa future ng mga families natin, mga anak natin. Okay? And then, yung nakita nyo po, testimony, parang sa natin na rin na, ano po yun, parang green point na mangyari sa mukada at sa paligyan. So, talagang siguro, yung chichari tayo na, wala tayo gagasos eh, pupunta na tayo sa lugar po, pupunta tayo sa mga bato, o kung kahit yung whatever, nawala na yung gasos. Okay? So, ito po, start po tayo. Okay? So, ang tema ko po talaga dito, kung nakikita niyo mga slides ko, is tricycle, ng mga tricycle driver. So, ito po talaga gusto ng tulungan sa mukada, sa paligyan, sa erona, kung saan-saan po parang parang tanda. Which is, ito naman kasi yung bayan natin, di ba? Okay, ito yung tema ko, talagang tricycle driver. Ang gusto kong tulungan talaga. So ngayon, eto, mga tricycle driver, tapos mga empleyado na kapagod ko. Di ba parang tricycle driver? Mahirap maging tricycle driver. Masaya na mahirap. Masaya na mahirap, di ba? Pero minsan, di ba, tinatanong, ipatawin natin sa pilit mo. Diba? Ito, tapos hindi ka pwedeng maligo. Hindi ka pwedeng maligo. Kaya minsan, parang ayaw mo itong business na rin. Di ba? Nakawis ka na lang. Nakawis ka, di ba? So ngayon, parang nandito nga si FMM, parang in-play ko ng mga eksiko natin na pwede na palang kumita, pwede na palang mag-uuman na kita nag-follow ko na masyado, di ba? Right? Ito nga, medyo exhausted na ako yun. For 15 years, or 17 to 19 years, nagkatrabaho na ako sa Manila. Tapos, malayo ba sa family? Diba? So, parang nila ko. Okay? So, ito ba, huwag na nakikita yung mga bangko, di ba? Bangko, nakapila. So, ito na ako. Nag-deposit yung mga tao. Ano ba kayo, ano? Ano ba yung nakikita yung dahilan bakit nag-deposit yung mga tao? Bakit ka tayo nag-deposit sa isang bangko, sa mga bangko? Interest talaga dito, talagang halos kapag nag-deposit ka na 1,000, okay? Ang tubo niya sa isang buwan is 1,000 rin. Actually, 100%. So, magtataka kayo kung paagal, ha? Okay, explain mo po lang dito. Okay, katulad po ito, isang bangko ko na search po sa internet. So, kapag nag-deposit ka pala, sa isang taon, ang tubo niya is 0.25%. Ibig sabihin, 0.25%. 3%, tama ko yung sinabi niya. So, pag i-deposit ka ng 10,000, 3% ng 10,000, may hari net. So, yung sabihin, hindi na yung tutubuhin ko ka sa isang taon. Di ba? Bilang 3,000 po. O, 3,000 sa million po. Di ba? Di ba napakaliit masyado yung tutubuhin mo? Pinagkira po ang ilang araw ng taon po. Kasi po ng rest ko niya. Yun lang po yung ideology ng MMM. Ideology ng MMM is kaya po. Okay? So ngayon, ano yung ginagawa ng mga may-ari? Mga may-ari ng bangko dun sa mga perang i-deposit natin sa bangko. And then, yung pag-isit hindi nyo may tao rin na eh. Ay, yung sobrang kaya. Pinagkakaroon nila, ginagamit nila sa para makapunta natin. Tama, pinag-negosyo nila. Binibili na ng mga real estate, mga lupa, pinapagay ng bahay. Tapos ano yung ginagawa nila? Di ba tayo rin yung gustong tumira sa mga gano'n? Tapos tayo rin pupunta doon and then tayo rin yung magbabayad ng amortization nun, monthly. And it takes how many years para magbayaran nun? Para magkaroon ka na sa ganyan bahay, ha?
Another thing na ginagawa ko ng bangko, hindi naman nakikita lang kung hindi nila gagawin din sa ano, diba? Negosyo, ipapautang nila sa atin. Diba? Kung pinautang sa atin, di ba ang laki ng interest nila sinisigil sa atin? Ay, porta tayo, yung pera natin, i-interest din natin. Tama. Kung baka binangon mo na eh, di ba? Tapos kung gi-interest, para pang ginigisa natin na tayo sa sarili natin na dila. So, ito po yung ideology nila ng MMM, pinapaunawa lang po na ang sarili. Hindi kasi ito So ngayon, ito nga, ito, pinarap ko yung MMM, pinanood ko lahat ng testimonial. So, nung mula, talagang doubt yun ako eh, sa mga mga groups. Kasi nakasali na ako sa Scott, nakasali na ako sa mga ibang network marketing. Royal, Edward, ano kasi yung ngayon ko. Kasi ang iba naman kasi yung network marketing, oo, tama ko po. Oo, hindi siya scam. Pero napakataas yung investment na ipinitawan mo. Diba? Ang iba, may 8,000, 14,000. Kasi 8,000 yung so far. Oo, parang ang hirap po yung pitawan. Tama? Napakahirap yung bitawan. Unlike po dito sa MMM, minimal lang po, sa 200 lang po, member na kayo. Hindi sinasabi mo, magbibigay ka ng 200 yan, ha? Okay, hindi sinasabi po yung magbibigay ng 200. Kasi mamaya po, meron po kasi ang magandang balita sa inyo na alam na kayo ng kasama niyo po. So yung mga bago po rito, mamaya po wala lang po, yung kagandaan, hirap po ito po. Okay? So, o sige, ano ba yung MMM? Talagang sa akin, ano yung MMM na yan, di ba? So, ito po yung MMM. MMM is isang community, okay? So para siyang isang barangay, okay? Isa siyang barangay. Di ba pag sa barangay po, pag may namatayan, ano pong ginagawa natin ng kabarangay? Ibigay na rin po. Tingnan po tayo, tawag po sir. Gaaburi tayo para at least malesen man lang yung burden ng pamilya dun sa namatay, bakit yung namatayan. Okay? Po. So isa po siyang community na nagtutulungan po dito. Donation process po dito. Kumbaga, tao sa tao, yung bigayan. Okay, wala po siyang central account. Ang ibang kumpanya, ang ibang network marketing, meron isang bank yan, or maraming bank o nandun lahat ng tubo nila, diba? So dito po sa MMM, wala pong maawag. Okay, wala po central account kasi tao sa tao pong bigayan. Parang dito po tayo. Ngayon si Seth, anong name, sir? Anong name mo? Pamoy. Pamoy? Okay, si Sir Pamoy, kumbaga member tayo lahat dito. Si Sir Pamoy, gusto na tumulong meron siya sa Karma. Kaya si Sir, ano yung name siya? Dex. Si Sir Dex, kailangan ng pera. So siya, itulungan niya siya, sir. Okay, yun lang po, bigay sa tao sa tao. Using Bitcoin. So mamaya po yung Bitcoin, baka naman po sa inyo. Sino pang dami ang may idea sa Bitcoin? Wala po, di ba? Ano bang ang currency ng Pilipinas? Peso, di ba? Ang currency ng US is dollar. Ang currency po ng buong international digital pair po ano is Bitcoin. So yung Bitcoin po na yun is pwede mo pong ibili ng kahit ano sa internet. Pwede mo rin pong bayad ng mga ilaw tubig sa Miranto, sa Manila, tapos pwede mo rin siya pong bayad ng Bayantel, mga telecoms, Bayantel Smart, Group, mga ganyan. So pwede mo rin siya pan-load, okay, et cetera, et cetera.